makakatapat natin ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition o TDC na si Sir Benjo Basas. Sir Benjo, magandang hapon po sa inyo. Ayan, Sir Tony, magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat ng nagkakapinig po natin, sir. Sir, good afternoon. Thank you very much at napagbigyan po ninyo ang aming napaunlakan po ninyo ang aming tawag sa inyo, no. Ito, gusto ko lang malinaw. May pag-asa ba na magkakaroon tayo nitong school year na ito habang binabalangkas o nasa ilalim pa ng deliberasyon ng budget po ng DepEd? May pag-asa ba na makamit natin yung minimiti nating taas-sweldo ng mga guro natin sa public schools? Makakatapat natin ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition o TDC na si Sir Benjo Basas. Sir Benjo, magandang hapon po sa inyo. Ayan, Sir Tony, magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat ng nagkakapinig po natin, sir. Sir, good afternoon. Thank you very much at napagbigyan po ninyo ang aming napaunlakan po ninyo ang aming tawag sa inyo, no. Ito, gusto ko lang malinaw. May pag-asa ba na magkakaroon tayo nitong school year na ito habang binabalangkas o nasa ilalim pa ng deliberasyon ng budget po ng DepEd? May pag-asa ba na makamit natin yung minimiti nating taas-sweldo ng mga guro natin sa public schools? Wala po eh, no? Wala po, no? So, yan po talaga na yung sinabi po ng aking kalihim, no? So, sir, at malinaw naman po yan, no? At hindi lang naman minsan yung sinabi, no? Pero let me just clarify, no, Sir Tony, kasi by next year po, meron tayong last tranche na nung salary increase natin, ano? Kasi ang government employees po, meron tayong tinatawag na salary standardization law. And under that law po, meron po itong iba-ibang version, ano po, nasa 5th version po tayo under President Duterte. So magsimula po nung 2020, no, hanggang next year, 2023, meron po itong at least 1,500 po, no? More than 1,500 na increase kasi hinati po ito, no? It's actually 6,000 pesos pero hinati po ito sa apat na tranches, no? So the last tranche would be by 2023 po, no? So ito po talaga yun, no? At tingin namin ito yung technical hindrance, no? Kung bakit po hindi mag-grant yung ating hinihingi, no? Ayan lang, iba yung sinabi ng ating mahal na kalihim at vice president ng nakaraan, eh, di ba? Ang sinasabi niya, yung epekto nito, no, dun sa ating mga private schools. So siguro, ang matinaw, wala po tayong aumento, no, ngayong school year na to, and soon din, no, by next fiscal year po, 2023, wala pong aumento mga dito. Nako. Ito, pagka natapos yung last, ito, sabi nga nyo, four tranches to, no? Pagkatapos ng apat na tranches na to, dun sa sweldo na sa ilalim ng salary standardization law, no? Magkano yung kabuuan nito, Sir Benjo? Yung increase? Yung increase po ay, yun, no, na nagkaroon po tayo ng almost additional na more than 6,000, actually, 6,500, ano po? Pero po ngayon, okay, 2020, po yan po apat, magiging 27,000 pesos na po yung entry-level position ng ating teacher 1 by 2023. Okay. We don't know kung kailan po susunod, no, yung aumento. At dapat pag-usapan na po yan, no, at visually. Kahit pa hindi natin kaya i-grant by 2023 yung aumento, eh dapat pinag-uusapan na ito ngayon. Ano yung plano? Ano yung direction po? Ano kaya? Because our president himself po, no, when he was a senator in 2010 up to 2016, may consistent, no, na nagsusumiti siya ng kanyang panukala, no, para dito sa tinatawag natin po, no, na salary upgrading, ano po. And we expect, no, naman, no, from the president himself po, no, na it will be good po, no, in his promise po, no, to our teachers. Kasi ito, di ba, maalala natin na isa sa mga prioridad sa budget sa taong ito, for 2023 pala, no,
yung education, health, and agriculture. Diba? Kung education, ibig sabihin, dapat kung ano yung request o kaya dapat concern ng mga teachers natin, pinag-aralan at ibibigay ito kaya naman ng budget natin. Lalo na yung tungkol sa salary upgrading. Napaka-importante. Kasi yung epekto nito, Sir Banjo, tingnan ninyo. Yung epekto nito, yung kalidad ng edukasyon sa mga public schools, di ba? Bumababa eh. Bumababa. Lalo na nag-overload sa trabaho yung mga teachers, yung teaching staff natin, di ba? Bukod sa kanilang administrative duties. So dapat maintindihan ito ng gobyerno eh. Kasi kung talagang ang attention nila, ituon yung attention nila dito sa edukasyon, na malaking bagay talaga kung i-grant nila kung ano po siyempre, may kasama pag-aaral ito. Kung kakayanin naman ang budget, di ba? Sa tingin ko, napakalaki ng budget na DepEd ngayong taon na ito eh. Ngayong na-submit na proposal ng budget ng DepEd for susunod na taon, Sir Banjo. Well, totoo naman po, no, na malaki yung budget ng DepEd, no? Ang problema lamang talaga po natin, no? Kahit po sabihin ating malaki, no, eh hindi naman to responsive, no, doon sa pinaka mga kinakailangan po natin, no? Kaya nga po ang panawagan po namin diyan, tingnan natin, no, nasaan po, no, yung saan po natin dapat ilagay yung budget. Kami siguro lamang naman kami. Hindi na natin nila magtalalin po, no. Ilagay po natin 'yan doon sa pinaka kinakailangan. Classrooms, buhay, mga facilities, libro, and of course teachers po, no, yung additional teacher items, and of course siyempre yung welfare naman ng mga teachers po natin. Tama. Oh. Kasi una sa lahat, dapat isipin natin yung welfare ng mga teachers natin. Paano magpagtatrabaho na matino ang isang teacher kung halimbawa pagpasok niya sa school para magturo eh, nangangamba kung ano mangyayari sa kanya pagdating ng bahay, wala siyang, halos wala na siya maisahin, wala lang budget. Ubus na kanya siya. Ganyan po yung ating issue po, no, yung social economic welfare, eh dapat po ito inuuna. No, kasi everything follows eh, no, Sir Tony, na dapat ka, ang problema natin dyan, na tama yung sinabi ninyo, kung hindi siya kulang, no, yung kanyang kabuhayan, kulang yung kanyang kapasidad, no, siyempre, ang mangyayari, hindi rin buo, no, yung puso, no, and perhaps yung oras niya, isip niya, no, na maibibigay doon sa pag-aaral, no, doon sa pagtuturo. Kaya dapat let us unburden our teachers po, no, of problems din po, no, sa kanya, no, na kanya at sa kanyang pamilya. Kanina, sir, binanggit ninyo yung tungkol doon sa entry level salary is 27,000, di ba? Ngayon, after ng deductions, GSIS, kung ano pa binabayaran natin mga fees, di ba? Magkano na magiging net salary ng isang entry level teacher? Lahat-lahat po, lahat ang nagpapalo sa 24,000. Ano po? Okay. So meron pa rin naman kami nga allowances po, no, na meron po tayong national allowance sa 2,000 eh, ano po. Pero kasama na 'yan at kasama na lahat ng dapat ikaltas, no. Pera pa yung kalta sa utang mo, syempre personal mo yung naman 'yan. Yung lahat lang na mandatory, ano, yun po, no, ang magiging neto po ay 24,000. Oh, kaya hindi natin masisisi yung isang teacher, halimbawa na nagre-reserve na sa pagbebenta kung ano-ano sa loob ng eskwelahan eh. Tama po. Para lang magkaroon ng extra kita. Tama po, malaki. Ano ko, nagiging robotic yung signal ni Sir Benjo. Sayang. Anyway, sana magkaroon namang pagbabago pa sa isip ng vice president natin, no, being the DepEd secretary. Sana magbago pa ng kanyang pananaw pa siya, na isipin niya yung socio economic welfare ng mga teachers na ito, Sir Benjo. Naku, naputol. Thank you very much, Sir Benjo. Di bali na. Maraming salamat.
At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.